Magandang umaga pong muli sa ating mga taga-subaybay. Welcome po sa Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ang gospel po natin sa araw na ito, which is the continuation of the gospel yesterday, is from the gospel of Luke chapter 11 verses 47 to 54. Mabibigat ang mga salitang binitawan ni Jesus sa kanyang pangangaral sa mga Fariseo at iba pang religious leaders noong panahong iyon. Sawimpalad kayo mga Fariseo, sawimpalad kayo mga dalubhasa sa batas. Kaya nga nagalit ang mga ito sa kanya. Sabi sa Ebanghelyo, mula noon, tinulugsa na siya ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Fariseo. At pinagtatanong siya tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Jesus is the truth, the way, and the life. Siya ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. And most of the times, truth hurts. Truth is inconvenient. Pero katulad ni Jesus, kinakailangan nating sabihin ang katotohanan upang tayo ay lumaya. Hipokrito. Ganito tinawag ni Jesus ang mga Fariseo at mga namumuno sa lipunan noong panahon niya. Kalimitan, nagiging hipokrito tayo dahil takot tayong magsabi ng katotohanan. We are afraid to tell the truth. We are afraid of the truth. We are afraid to lose followers, to lose yung mga taga-like natin sa ating mga Facebook page. Kaya sa halip na sabihin natin ang totoo, minsan namumuhay tayo sa kasinungalingan. Subalit sa Ebanghelyo natin sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng katotohanan, ng hustisya at ng tunay na paglilingkod. Ang pamumuhay sa kasinungalingan ay parang paglalagay ng puting buhangin sa itim na dalampasigan upang magmukha itong malinis, upang magmukha itong kaakit-akit. Subalit, pagdating ng malalakas na alon ay maaanod ito at lilitaw rin ang tunay nitong kulay sapagkat ito'y huwad, ito'y sinungaling. Masakit tanggapin ang katotohanan pero kailangan natin ito upang tayo'y lumaya, upang tayo'y mapaging banal at higit sa lahat upang tayo'y makapaglingkod ng tunay. Kaya nga, ang tanong at hamon sa bawat isa sa atin, ako ba'y namumuhay sa katotohanan o sa kasinungalingan? Sa kasinungalingang mapagpasikat o sa katotohanang nagpapabanal?